Kendrick Perkins, mga idol, sinampalingan ng katotohanan ang team ng Brooklyn Nets at ang kanilang big three na si Ben Simmons, Kyrie Irving at Kevin Durant. Sabi niya, mga idol, who is going to be the leader on the Brooklyn Nets? Ben Simmons need guidance, Kyrie Irving need guidance, Kevin Durant need guidance at this point in time. Wala nga daw gagabay, mga idol, sa team ng Brooklyn Nets nang dahil parang watak-watak ang kanilang organisasyon. Ang mga players hindi nag-agree sa isa't isa, pati na rin sa mga coaches at pati na rin ang kanilang front office. At for sure nga na mahirap maghabol ng championship kapag ganyan yung sitwasyon ng iyong team. Wala ngang unity, walang pagkakaisa, walang namumuno, wala ngang gagabay. Yan nga, mga idol, ang tanong ni Kendrick Perkins. Sino bang mag-i-step up at magiging leader ng team ng Brooklyn Nets for next season? At ngayon naman ay pag-usapan natin ang balita na ikatutuwa for sure ni LeBron James. Former player ng Golden State Warriors na si David West, tinawag nga na the GOAT itong si LeBron. Sabi niya, LeBron James is the GOAT. He has been too dominant for too long in the best era. Yan nga ang kanyang argument kung bakit itong si LeBron James ang the GOAT. Napakatagal na nga daw nagdodomina ni LeBron James sa NBA at tinawag niya pa nga ang NBA ngayon na the best era kumpara sa mga panahon dati na 90s, 2000s, yung mga 80s. Nakalaro din kasi itong si David West doon, mga idol. Taong 2003 pa lang ay nasa NBA na ito. So masasabi natin na na-experience neto ni David West ang dating NBA. At ang kanyang conclusion dyan, mga idol, ay si LeBron James ang the GOAT. Kayo ba ay sumasang-ayon kay David West? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang lalakas pa na team ng Golden State Warriors. Sabi kasi ni Steve Kerr, mga idol, dito kay Klay Thompson, I would expect him to be more consistent this year. Just having that conditioning base underneath him and that consistency of good health and being able to train all summer. Inaasahan ni Coach Steve Kerr, mga idol, na magpo-put up ng consistent numbers, consistent na paglalaro itong si Klay Thompson. Well, last year kasi parang hindi pa natin talaga nakita yung dating Klay Thompson na magbalik. Yes, nag-return nga itong si Klay Thompson pero hindi pa nga siya ganun ka-consistent. Minsan hindi maganda, minsan sobrang solid naman. Kaya nga ngayong may full off season itong si Klay Thompson, mga idol, ay inaasahan ni Coach Steve Kerr na magiging consistent na nga siya by next year. At ibig sabihin lang niyan, ang team ng Golden State Warriors ay talagang mag-i-improve. Imagine niyo, mga idol, ang possible na contribution nito ni Klay kapag naging consistent siya. 20 plus points per game, mga idol, for sure ang kanyang i-average dyan. Tapos samaan pa ng kanyang matinding depensa. Ay baka makita na nga natin muli ang Splash Brothers na mag-take over sa NBA, yung kagaya ng pag-take over nila dati. Kaya nga for sure dapat na ma-excite ang mga Warriors fans dahil kapag talagang naging consistent itong si Klay Thompson ay siguradong mataas na naman ang kanilang tsansa na manalo muli ng championship.